Isang grupo ng mga mag-aaral ang nagre-record ng mga estranghero para makakuha ng mga online na puntos. Gayunpaman, hindi nagtagal ay pinili nila ang maling target na susundin, na humahantong sa kanila sa madugong kahihinatnan. Tumakbo si Nastya para sa kanyang buhay, ngunit na corner at hinarap ng isang lalaking nakahood. Makalipas ang ilang taon, nagising si Nastya mula sa bangungot na ito at aksidenteng na elbow ang kanyang nobyo na si Michael. Habang ginagamot niya ang kanyang pinsala, niyakap ng babae ang kanyang sarili para aliwin. Sa ibang lugar, natuklasan ng isang basurero ang isang putol-putol na braso sa isang bag ng basura. Sa kanilang apartment, minadali ni Michael si Nastya, ngunit nililigawan niya ito habang nire-record siya. Naputol ang kanilang sandali nang makatanggap si Michael ng tawag mula sa kanyang kaibigan. Pagkatapos ng tawag, nag-iisip siya kung kailan siya ipapakilala ng kanyang kasintahan sa kanilang club, at sinabi niyang hinding-hindi niya ito gagawin. Nadismaya, tinanong niya kung bakit binanggit pa niya ang kanyang club sa kanya kung hindi naman siya makakasali sa kanila. Inamin ni Michael na ibinahagi lang niya iyon sa kanya mula nang siya ay lasing. Nakakadismaya ito kay Nastya, kaya tinanggihan niya ang panliligaw at pagdadahilan ni Michael. Sa kanilang pagmamaneho sa ibang pagkakataon, nakarinig sila ng balita mula sa radyo tungkol sa isang scientist na tinapos ang kanyang sarili pagkatapos kumalat online ang kanyang mga ipinagbabawal na aktibidad. Nang marinig ito, excited na ibinahagi ni Michael na ang scientist ang isa sa kanilang mga target. Nakakatuwa na nakakuha sila ng isang kriminal sa mga lansangan. Nagtataka si Nastya kung naawa siya sa namatay na lalaki, ngunit ipinagkibit balikat ito ni Michael na ipinagtatanggol na siya ay masama. Sa kanilang paaralan, nakita ng mag-asawa ang kanilang mga kaklase na nagbabahagi ng video ng paa na natagpuan sa basurahan. Sa panahon ng klase, napansin ni Nastya ang kanyang kasintahan na abala pa rin sa video sa halip na kanilang lecture. Inilihis niya ang kanyang atensyon sa pamamagitan ng paghawak sa kanya, habang sinusubukan pa rin kumbinsihin siya na ipakilala siya sa kanyang club. Pinaalis niya ito, kaya pinisil siya nito, napasigaw siya ng malakas. Pagkatapos ng klase, nagbanta si Nastya na makipaghiwalay kay Michael kung hindi niya ito ipapakilala sa kanyang club. Desperado, nangako siyang kakausapin ito sa kanyang mga kaibigan. Nang hapong iyon, nakipagkita si Michael sa pinuno ng kanyang club, si Anton, para tanungin kung makakasali si Nastya. Tumanggi si Anton, kahit nangako ang lalaki na kayang itago ng kanyang kasintahan ang kanilang sikreto. Pag-uwi ni Anton, nakita niya ang kanyang madrasta, si Marina, na naghihintay sa kanya. Ipinaalala niya sa kanya ang kaarawan ng kanyang kapatid, at idinagdag na gusto siya ng kanyang ama na makausap sa party. Ikinairita nito si Anton na idiniin na kung gusto siyang kausapin ng kanyang ama, dapat siya mismo ang pumunta roon. Sinusubukan ni Marina na umapela na ang nangyari sa kanyang ina ay hindi kasalanan ng sinuman, ngunit naniniwala si Anton na namatay ang kanyang ina dahil iniwan sila ng kanyang ama para kay Marina. Sa ibang lugar, pinapanood ni Police Major Serov ang video ng kamakailang namatay na scientist na nagkalat online. Ipinapakita nito ang lalaki na nagbibigay sa isang bata ng isang bagay bago sila pumunta sa kanyang sasakyan. Pagkaraan ay dumating siya sa isang pinangyarihan ng krimen kung saan natagpuan ang bangkay ng isang babae na wala ang braso nito at ang ibabang bahagi ay nawawala. Naniniwala sila na sa kanya ang braso na natagpuan sa basura na nagbunsod sa kanila na isipin na isa pa siyang biktima ng isang serial killer na nananakot sa kanilang lungsod. Samantala, umuwi si Michael para hanapin ang kanyang kasintahan sa bathtub. Tinanong niya kung paano napunta ang usapan nila ni Anton, ngunit hindi ito nagbibigay ng diretsong sagot sa kanya. Sa halip, panunukso niyang hinila siya palabas ng tub, ngunit nag-trigger ito ng trauma ni Nastya. Tinulak niya si Michael at umiyak. Humingi ng paumanhin si Michael, ngunit tumanggi siyang magbahagi tungkol sa kanyang nakaraan, kaya tinanong niya itong muli tungkol sa club. Tinitiyak niya sa kanya na kasama siya, kaya nagpatuloy ang dalawa sa paghiga sa kama. Hindi nagtagal, dinala ni Michael si Nastya sa apartment ni Anton kung saan nagpupulong ang kanilang club. Kaagad, naasar si Anton kay Michael, habang nakikipagkita si Nastya sa iba pang miyembro, ang Ktak at Tapor. Ipinaalala ni Anton kay Michael na ang pagsali kay Nastya ay naglalagay sa kanila sa panganib. Pagkatapos magtalo ang dalawa, hinihiling nila sa iba na bumoto kung dapat bang sumali sa kanila ang babae. Tinatanggap ng Ktak at Tapor si Nastya, kaya walang pagpipilian si Anton kundi hayaan siyang sumali. Gayunpaman, iginiit niya na kailangang bantayan siya ni Michael. Sa gayon, sinabi ng mga lalaki sa bagong miyembro ang tungkol sa kanilang mga aktibidad. Nag-aambag sila bawat isa ng $300 at nakakakuha ng mga nakatalagang target na sundan at itala. Iboboto ng kanilang club kung kaninong video ang pinakakawili-wili, at ang mananalo ay makakatanggap ng naipon na pera na may 20% si Anton para sa pag-host ng kanilang laro. Pagkatapos nito, ipinapakita ng mga lalaki ang kanilang mga gawa para sa salinggo. Sinundan ng Ktak ang isang negosyante na nakatanggap ng suhol habang ang target ni Tapor ay naging malinis, kaya wala siyang maipakita. Tungkol naman kay Michael, sinundan niya ang isang factory worker
na may magandang kasintahan, ngunit may lihim na pakikipagkita sa ibang lalaki. Ang footage na ito ay nagtatawanan ang mga lalaki, kaya idineklara si Michael bilang panalo. Nang maglaon sa kanilang apartment, nagtataka si Nastya kung paano nakakakuha si Anto ng impormasyon sa kanilang mga target sa tuwing kailangan nila ito. Sa kanyang pagtataka, ibinunyag ni Michael na ang ama ng kanyang kaibigan ay isang pulis, at may access si Anton sa kanyang database. Sa sandaling yon, ang kanilang TV ay nagpapakita ng isang panayam kay Serov, na nagpapahintulot kay Michael na ihayag na siya ay ama ni Anton. Sa ulat ng balita, tiniyak ni Serov sa publiko na walang sunod-sunod na pagpatay na nangyayari sa kabila ng mga chismis online. Samantala, sa kanyang apartment, nakipag-ugnayan si Anton sa lalaking sinundan ni Michael, na kinukumbinsi siyang magpadala ng pera kapalit ng pagtanggal ng video na kanilang na-record. Kinabukasan, nagtitipon ang club sa mall para simulan ang susunod na round. Gumagamit ang bawat miyembro ng Dice app para makakuha ng numero na magpapakita sa kanila kung sinong tao ang lalabas mula sa kalapit na eskalator ang kanilang magiging target. Nakakuha ang tag ng isang babae na nagpapatakbo, habang si Tapor ay nakakuha ng dalawang lalaki na sinusundan niya sa isang tindahan ng damit ng mga babae. Dahil si Nastya ay dapat makipagtambal kay Michael, iginulong niya ang dice para sa kanya, na napunta sa kanila isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Kulaga bilang kanilang target. Dahil doon, maingat na sinusundan ng mag-asawa ang lalaki, habang nire-record siya. Kapag pumunta si Kulaga sa kanyang kotse sa parking lot, itinala ni Nastya ang kanyang plate number, na nagpapahintulot kay Anton na hanapin ito, nalaman ang pagkakakilanlan at address ng lalaki. Pagkatapos ay sinundan siya ni Nastya at Michael sa kanyang apartment at tumungo sa gusali sa kabilang kalye para bantayan siya sa bintana. Malapit nang sumapit ang gabi, at dahil walang kapanapanabik na nangyayari, sinubukan ni Michael na manligaw sa kanyang kasintahan. Si Nastya, gayunpaman, ay nakatuon sa gawain na binabanggit kung paano sinamahan si Kulaga sa hapagkainan ng kanyang asawa at anak. Iniisip ni Michael na ang pamilya ay may nakakainip na hapunan, kaya sinubukan niya itong akitin muli. Nagagalit ito sa kanyang kasintahan, na iginiit na sinusubukan nitong tapusin ang kanilang gawain. Asar, nag-walk out si Michael. Hinabol siya ni Nastya para ipagtanggol na hindi pa rin tinatanggap ni Anton ang pagiging bahagi niya ng club, kaya kailangan niyang magsikap. Pagkatapos ay binantaan niyang iiwan siya kung lalayuan siya nito, kaya bumalik si Michael at humingi ng tawad. Nagpalipas ng gabi ang dalawa sa kotse para bantayan ang Kulaga. Pagdating ng umaga, nag-aalok si Michael na bumili ng almusal. Gayunpaman, habang wala siya, lumabas si Kulaga na may dalang mga bagahe. Mabilis na tinawagan ni Nastya si Michael, ngunit dahil malayo pa siya at hindi na makakahabol, nagpa siya siyang sundin ang target na mag-isa sa kabila ng mga protesta ng kanyang kasintahan. Desperado, tinawagan ni Michael si Anton, hingi ng tulong para subaybayan si Nastya habang sinusundan niya si Kulaga. Sumakay si Nastya sa tren para bantayan ang Kulaga. Hindi nagtagal ay nagtungo ang lalaki sa isang bahay sa isang liblib na nayon, at si Anton, sa pamamagitan ng feed mula sa telepono ni Nastya, ay tiningnan ang address at natuklasan. Napag-aari ito ng namatay na ina ni Kulaga. Habang nasa tabi niya si Michael, tinawagan ni Anton si Nastya at inutusan siyang bumalik, ngunit umakyat na lang ang babae sa bakod. Doon, nakita niya si Kulaga na lumalabas sa bahay na may bahid ng tuwalya. Nababahala ang mga lalaki nang nakikita ito, ngunit ang babae ay sumilip sa loob habang wala ang lalaki. Ito, gayunpaman, ay humantong sa kanya upang matuklasan ang isang pinutol na daliri sa kusina. Napagtanto ang panganib, lumabas si Nastya para lang huminto nang makarinig siya ng mahimbing na sigaw mula sa garahe. Sa pagitan ng mga puwang ng nakalock na pinto, nakita niya ang isang babae, na sugatan, nakabusal, at nakagapos sa isang mesa. Pagkatapos ay narinig niya si Kulaga na bumalik, kaya nagtago si Nastya bago umakyat sa bakod para ligtas. Sa wakas, hiniling niya sa kanyang mga kaibigan na tumawag ng pulis. Gayunpaman, tumanggi si Anton dahil maaari silang malagay sa problema. Inutusan lang niya si Nastya na bumalik ng mabilis. Maya-maya ay dumating siya sa apartment ni Anton na halatang galit. Pinaalalahanan niya ang mga lalaki na nakakita siya ng dinukot na babae sa bahay na yon, kaya nagpumilit siyang sabihin sa pulis. Gayunpaman, tumangging kilalanin ng mga lalaki ang kanilang nakita, kahit na ipinakita kay Nastya na ang footage na kinuha niya sa garahe ay malabo. Gayunpaman, itinuro ng babae ang naputol na daliri na kanyang naitala, na napakalinaw at kitang-kita. Dahil sa pagkabigo, sinigawan ni Anton si Nastya. Iginiit na sapat na ang pagkakaroon ng recording ng daliri para malagay sila sa problema. Sumang-ayon si Michael, na labis na ikinakilabot ng kanyang kasintahan. Binigyang diin ni Nastya na hindi lang sila maaaring magpanggap na walang nangyari. Ngunit iginiit ni Anton na idedelete nila ang footage ng Kulaga,
kalimutan ang lahat. Tumanggi si Nastya na gawin ito, kaya bumaba siya. Bago sumunod si Michael, sinabihan ni Anton ang kanyang kaibigan na kumbinsihin ang kanyang kasintahan na ito ang tamang gawin. Nang gabing yon, hinanap ni Michael ang kanyang kasintahan sa kanilang apartment. Sinusubukan niyang patahimikin siya sa pamamagitan ng pag-alok sa kanya ng kape, ngunit nagpa siya itong umalis. Samantala, in-edit ni Anton ang footage na kinuha ni Nastya, nagbibigay daan sa kanya na makita ng malinaw ang nakagapos na babae sa garahe. Sa halip na tanggalin ang footage o tumawag sa pulis, gayunpaman, binablockmail ni Anton si Kolaga sa halagang $1,000. Lingid sa kanilang kaalaman, tumatawag na si Nastya ng mga pulis. Kinabukasan, dumalo si Anton sa kaarawan ng kanyang kapatid sa ama. Nagtataka ang kanyang nawalay na ama sa mga prospect sa karera ng kanyang anak, kaya ibinahagi ni Anton na gumagawa siya ng mga serbisyo sa online. Iniisip ni Serov na dapat siyang magtrabaho sa isang kumpanya upang palakasin ang kanyang resume. Ngunit kinukutya ng kanyang anak na ang kanyang negosyo ay mas mahusay kaysa sa pagiging nasa puwersa. Nakakasakit ito sa kanyang ama, kaya naninindigan si Serov na ang kanyang ginagawa ay napakahalaga, samantalang ang mga kabataan ay tulad niya na nagpapalabas ng mga estranghero para sa kasikatan at pera. Nagalit, sinabi ni Anton na ang mga video na yon ay nagpapakita ng mga tao, mga maling gawain na mas mahusay kaysa sa magagawa ng pulisya. Dahil dito, lumaki ang pagtatalo ng mag-ama na nag-udyok kay Marina na kunin ang kanyang anak na babae. Sumigaw si Anton na ang mga prinsipyo ng kanyang ama ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang ina. Bago maging pisikal ang mga bagay-bagay, biglang tumawag si Sero. Nag-udyok kay Anton na lumabas, ngunit hindi bago marinig ang address na ibinigay sa kanyang ama. Nang makilala ang address, mabilis na tinawagan ni Anton si Michael. Sinabi sa kanya na tumawag si Nastya sa mga pulis. Hindi nagtagal, dumating si Serov sa bahay ng nanay ni Kolaga. Ngunit naputol ng lalaki ang sarili niyang daliri na sinasabing hindi sinasadya. Kinukumpirma rin ng forensic team na walang laman ang kanyang garahe, kaya pinapaisip sa kanila na mali ang ulat ni Nastya. Sinasabi rin ng lalaki na may pumasok sa kanyang bahay at kumuha ng larawan ng kanyang pinutol na daliri. Ngayon, binablockmail siya ng taong iyon, kaya hiniling ni Serov sa kanyang team na tingnan ang mensahe. Sa panahong ito, dumating sina Nastya at Michael sa apartment ni Anton, kung saan pinagalitan sila ng lalaki dahil sa paglalagay sa kanila sa panganib. Sinisisi niya si Michael sa pagsasama sa kanya, ngunit hindi siya ipinagtanggol ng kanyang kasintahan, kaya nagpa siya si Nastya na umalis. Tinulak siya ni Anton pabalik, na nag-udyok kay Michael na magsimula ng away. Si Nastya desperadong sinusubukang pigilan sila, ngunit ito ay nagtatapos sa kanya, sa halip ay sinuntok. Dahil sa pagkadismaya sa pagsisi sa kanya, si Michael sa halip ay umalis, iniwan ang kanyang kasintahan kay Anton. Sa muling pagtutuon ng pansin sa problema, inutusan ni Anton si Nastya na magsinungaling na sinundan niya si Kolaga ng kusa at hindi niya ito nakilala o ang iba pang membro ng club. Pagkatapos ay napansin niyang umiiyak ito, kaya tiningnan ni Anton ang kanyang sugat. Ito ang unang beses na nagpakita siya ng kabaitan sa kanya, kaya tinitigan siya ni Nastya. Hinawakan ang dugo mula sa kanyang naputol na labi. Pagkatapos magtitigan, nauwi sa paghalikan ang dalawa. Kahit na humiwalay ang lalaki nang kinagat siya nito. Sa kabila nito, nasasabik ang dalawa sa kanilang paghamak sa isa't isa, na humahantong sa matinding pagtatagpo. Kinabukasan sa paaralan, isang naguguluhan na si Michael ang humarap sa kanyang nobya tungkol sa nangyari, para lang ihayag nito na nakitulog siya kay Anton. Sa sandaling iyon, kinuha ng mga detective si Nastya para sa pagtatanong, at nanonood lang si Michael, nagalit sa pagtataksil ng kanyang kasintahan. Hindi nagtagal ay dinala si Nastya kay Serov, na nagtanong kung bakit siya nasa bahay ni Kolaga. Sinasabi ng babae na sinundan niya siya dahil mukha siyang kahina-hinala. Habang bumabaha sa kanya ang mga alaala, iginiit niya na kailangan nilang arestuhin ang lalaki mula nang itago niya ang isang babae sa kanyang garahe. Gayunpaman, inihayag ni Serov na nakapunta na sila sa bahay at walang nakita maliban sa aksidenteng naputol ni Kolaga ang sarili niyang daliri. Naniniwala ang opisyal na gumawa siya ng maling ulat para linlangin ang mga pulis, kaya pinagalitan siya nito dahil sa pagluloko sa kanila at paglalagay sa isang tao sa gulo. Iginiit ni Nastya na nagsasabi siya ng totoo, ngunit nang tanungin tungkol sa footage ng daliri, natigilan siya nang malaman na ipinadala ito sa Kolaga. Napagtanto na ipinadala ito ni Anton at pinahintulutan si Kolaga na tanggalin ang ebidensya. Tinalikuran ni Nastya ang kanyang ulat. Sinabi sa opisyal na gawa-gawa niya ito. Dahil dito, siya ay nakakulong. Samantala, kinumpronta ni Michael ang kanyang kaibigan tungkol sa pagtulog kay Nastya. Ngumiti si Anton, ipinahayag na natulog ang kanyang kasintahan dahil hindi sapat si Michael para sa kanya. Sa kabila nito, hiniling sa kanya ni Michael na tawagan ang kanyang ama upang mailabas si Nastya sa kulungan. Nag-aalala pa rin para sa babae. Gayunpaman, kinukutya siya ni Anton na itinuturo na hindi niya basta-basta mapiansa siya nang hindi idinadawit ang kanyang sarili. Sa ibang lugar, nakatanggap si Kolaga ng isa pang mensahe sa pagkakataon
taong ito, binablockmail siya gamit ang larawan ng babae sa kanyang garahe. Ito ay epektibong nagbabanta sa kanya. Pagkatapos ay ipinatawag siya sa opisina ni Zero para sa isang pakikipanayam. Ipinakita sa kanya ng opisyal ang larawan ni Nastya, na nagsasabi sa kanya na siya ang nag-record ng kanyang tahanan at tumawag ng pulis. Inamin ni Kulaga na hindi niya siya kilala, ngunit tumanggi siyang magsampa ng kaso na sinasabing naawa sa babae. Pagkatapos ay itinanong niya kung pakakawala nila si Nastya at kinumpirma ito ng opisyal. Kasabay nito, inilabas si Nastya mamaya ng hapong iyon. Kaagad niyang tinawagan si Michael para sunduin siya. At sa kabila ng ilang kaunting inumin, nagmamadali itong salubungin siya. Nakita siya ni Nastya na bumababa sa kotse na nag-aalala sa kanya. Gayunpaman, sinabi lang niya sa kanya na isinasara na nila ang club bago iabot sa kanya ang isang bag na naglalaman ng kanyang mga gamit mula sa kanyang apartment. Nang hindi nakikipagtalo, kinuha ito ni Nastya at umalis, ngunit hinila siya ni Michael pabalik na ipinahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya. Sinabi niya sa kanya na tapos na sa pagitan nila, ngunit hiniling niya sa kanya na dalhin siya sa Anton dahil binablockmail niya ang Kulaga. Ito ay nakalilito kay Michael, kaya ipinaliwanag ni Nastya na naniniwala siyang pinaparecord ni Anton ang mga video na ito para mai-blockmail niya ang kanilang mga target para sa pera. Dahil dito, pumasok sila sa loob ng kotse para harapin si Anton. Hindi napansin na may sumusunod sa kanila. Pinapanood ng lalaki si Nastya na pinapayuhan si Michael na umuwi habang kaharap niya si Anton ng mag-isa. Habang nagmamaneho si Michael, nagpa siya ang kanilang stalker na sundan na lang siya. Sa itaas, kinumpronta ni Nastya si Anton tungkol sa pagbablockmail kay Kulaga, na nagbanta na ilalantad siya sa kanyang ama. Hindi napigilan, itinuro ni Anton na wala siyang mapapatunayan dahil na-delete na niya ang lahat. Pagkatapos ay pinalabas niya ang babae. Samantala, nilunod ni Michael ang kanyang kalungkutan kasama ng kanyang mga kaibigan nang may nag-doorbell. Binuksan ni Tapor ang pinto, nasaksak lang. Sa panahong ito, naghihintay ng bus si Nastya nang matuklasan niyang nag-iwan si Michael ng isang balumbo ng pera sa kanyang bag sa pagtanggi na may utang sa kanya. Tinatawag siya nito, ngunit hindi niya ito sinasagot. Sa ibang lugar, nakatanggap si Serob ng ulat na ang mga mansa ng dugo na natagpuan sa garahe ng Kulaga ay hindi lamang sa kanya. Noong gabing iyon, pumunta si Nastya sa apartment ni Michael upang ibalik ang kanyang pera, para lang makita siyang sugatan ng malubha habang patay ang kanilang mga kaibigan. Bago niya ito masuri, may nag-flush sa banyo, kaya nagtago si Nastya sa mga kurtina habang hinarap ni Kulaga ang kanyang dating kasintahan gamit ang kutsilyo. Ibinunyag ng lalaki na binablockmail siya ni Anton, umaasa na ito ay hahayaan siyang maligtas. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Nastya ng mensahe sa kanyang telepono na nag-aalerto sa Kulaga tungkol sa kanyang lokasyon. Desperado, itinulak siya ng babae at pinihit ang pinto para lang mahuli siya ng pumatay. Gayunpaman, sinipa niya siya at tumakbo patungo sa fire exit. Sa halip na sundan siya, si Kulaga ay sumakay ng elevator. Hinahayaan siyang harangin ang babae habang papunta sa exit. Sa panahon nito, ikinumpara ni Serov ang larawan ng daliri na nakita ni Nastya sa isa mula sa Kulaga, na kinukumpirma na hindi sila magkatugma. Kasabay nito, nakatanggap si Anton ng video mula sa Kulaga, na nagpapakita sa kanya na pinatay niya ang kanyang mga kaibigan. Habang nagmamadali siyang pumunta sa kanyang apartment, may bumangon mula sa likuran at pinatahimik siya. Hindi nagtagal, nagising si Nastya sa apartment ni Anton habang inukit ni Kulaga ang lalaki sa mesa. Nang makita siyang gising, kinuha ni Kulaga ang kanyang telepono at pinanood ang mga video na kinunan niya sa kanya, na kinukutya kung gaano kahusay ang mga ito. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang telepono sa isang garapon ng tubig upang sirain ito. Susunod, ipinakita niya sa kanya ang kanyang koleksyon ng mga daliri mula sa kanyang mga biktima. Ipinagpatuloy niya ang pagdaragdag ng isa sa mga kay Anton sa kanyang koleksyon. Bagamat sinabi ni Kulaga na karaniwang kinukuha niya ang mga iyon mula sa mga may asawang may bahay, dahil ang kanilang singsing na daliri ay sumisimbolo sa kanilang katapatan. Gayunpaman, hindi tapat ang kanyang mga biktima, kaya naniniwala siyang hindi nila karapat-dapat ang simbolong ito. Habang hinimatay si Anton, nagtanong si Kulaga tungkol sa mga magulang ni Nastya, ngunit ipinaliwanag niya na ulila na siya. Tinatawag niya itong mapalad dahil ang kanyang ina ay hindi tapat at ang kanyang ama ay lasing. Pagkatapos ay itinanong niya kung bakit siya pumunta sa kanyang bahay, nag-iisip kung gusto niya ang kilig sa takot. Dahil ito ang nasa isip, lumabas siya para kumuha ng kung ano. Habang siya ay nasa labas, isang halos walang malay na Anton ang nagsabi kay Nastya na siya ay may kutsilyo sa kanyang bulsa, na hinihimok siyang gamitin ito para makatakas. Nagmamadali si Nastya na kunin ito at iundo ang kanyang mga tali, ngunit nang palayain niya si Anton, nalaman niyang patay na ito. Bumalik si Kulaga, kaya bumalik si Nastya sa kanyang posisyon, nagpapanggap na nakagapos pa rin. Ang baliw ay nag-set up ng kanyang kamera at mga tool, para lang mabaliw pagkatapos matuklasan na patay na si Anton. Sinisisi niya si Nastya sa pagpapapatay niya ng mas maraming tao. Pagkatapos ay nilapitan niya ito na may dalang kutsilyo, para lang maputol ng babae ang linya ng kuryente sa likod niya,
at ilubog ang mga ito sa kadiliman. Naramdaman ng babae ang paglabas ng apartment, ngunit binuksan ni Kulaga ang isang flashlight na nagpapahintulot sa kanya na hawakan siya. Ibinabalik nito ang mga traumatikong alaala ni Nastya, kaya sinimulan niyang saksakin ang lalaki at patayin ito. Pagkatapos ay kinuha ng natarantang babae ang telepono ng lalaki at tumawag sa mga otoridad. Sa kabila ng nakaligtas sa isang malagim na gabi, nagpa siya si Nastya na i-record ang mga katawan ni na Anton at Kulaga. Biglang napabuntong hininga ang pumatay, napalundag siya, bagamat natatawa rin siya sa kilig. Di nagtagal, sumali siya sa isang nagdadalamhating serov, habang ang forensic team ay nagbubunyag ng mga bangkay sa likod ng bahay ng nanay ni Kulaga, na nagpapatunay na siya ang killer na hinahanap nila. Habang nangyayari ito, naaalala ni Nastya kung paano niya nagawang saksakin ang kanyang umatak gamit ang isang metal rod ilang taon na ang nakalipas. Makalipas ang ilang linggo, nagising si Nastya mula sa bangungot na ito. Sa kabila ng nakahanap na siya ng bagong lugar na matutuluyan at ng pagkakataong magpatuloy, patuloy niyang pinapanood ang mga video na na-record niya noong mga araw niya kasama si Michael at ang kanyang club. Kabilang sa kanyang koleksyon ang mga video ng mga nabubulok na bangkay, kasama ang kanyang pag-record ng Kulaga hanggang sa kanyang kamatayan. Ang mga video na ito ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng kasiyahan, na nagpapatunay sa mga pahayag ng pumatay na si Nastya ay nasisiyahan sa kilig ng panganib.